Welcome po sa Cooking Alasen. Magagawa naman po tayo ngayon ng simple pero napaka-creamy na coffee jelly. Maglalagay lang po tayo ng 4 cups of water sa ating kawali or pwede rin po kayong gumamit ng kaserola. Sa puntuhong are ay hindi pa naka-on ang ating kalan. Isang sachet or 25 grams ng jelly powder, yung kulay black po. Ang nakalagay po sa ating pakete ay 5 to 6 cups of water ang gagamitin. Pero ako ay gumamit lang po ng 4 cups para mas makunat po yung kalalabasan ng ating dulaman. Kalahating kutsara ng instant coffee. One-fourth cup ng sugar, white or brown, ay maaari pong gamitin. Kapag napagsama-sama na po natin ang ating mga ingredients, maaari nyo na pong buhayin ang inyong kalan sa medium heat at haluin lang hanggang sa kumulo ang ating mixture. Kapag garinig na kulo na, patayin nyo na ang apoy at isalin nyo na sa inyong inihandang molder. Tansyahin nyo lang ho ang pagbuhos ng inyong gulaman. Kailangan ho ay mga half inch lang ang kanyang kapal. Are ho ay iseset aside muna natin hanggang sa lumamig. Malamig na ho ang ating gulaman at atin na ho aring hihiwain ng maliliit na cubes. Garinila ang ho dapat ang hiwa sa ating jelly para masarap ho siyang kainin. Ilipat lang ho natin ang ating gulaman sa isang bowl para mas madali ho siyang mahalo. Kung kayo ho ay nakaabot na sa puntong are, baka naman ho maaari ninyong isubscribe ang Cooking Alasen. At marami pa ho akong isi-share sa inyo ng mga budget-friendly na recipe. Maglalagay din ho tayo ng 1 can ng creme asada. At kung hindi naman ho are available sa inyo, maaari ho kayong gumamit ng 1/2 can ng condensed milk at 1 pouch ng all-purpose cream. Para mas creamy ho yung ating coffee jelly, magagadgad din ho tayo ng cheese. Maaari ho natin aring ilagay sa freezer ng kalahating oras bago ho natin iserve. Arin ho ang ating coffee jelly, napakasimple lang hong gawin at napaka-creamy, bukod pa ho doon ay napakasarap pa. Kaya subukan nyo na hong gumawa na rin sa inyong mga tahanan. Hanggang dito na lang ho ang ating video at huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po sa panunood!